You're now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Tanong ng mga fans, ano nga kaya talaga ang nagawa ni Bea Alonzo? At ngayon nga ay pati ang boyfriend na si Dominic Roque ay tila damay na sa inis nito kay Bea? Well, narito nga ang latest na naging post ni Lolit Soli sa kanyang Instagram kung saan tahasan niyang sinabi na mas wild daw si Dominic Roque compared kay Gerald Anderson. Narito ang kanyang naging pagbabahagi. Napansin daw ng mga followers nila Bea Alonzo at Dominic Roque yung parang OA na sweetness nila sa mga pictorial salve. Kahit ako nagugulat na para bang mga posing na ng mag-asawang ginagawa nilang dalawa. Meron pa nga silang isang photo kung saan nakahiga si Dominic at nasa tabi niya si Bea na naka-short na kung malisyosa ka, iisipin mo na meron silang ginawa bago ang pictorial. Grabe, ano bang isipan yan, manay? Parang ang medyo very daring yung mga photos nila together. Meron ka nga parang may isip na para bang gusto lang ipakita ni Bea Alonzo kay Gerald Anderson na naka-move on na siya sa ghosting nito. At para naman very unfair kay Dominic na nagagamit siya kung totoo nga ito. Para kasing hindi usual yung Bea Alonzo na nakikita mo sa mga pictorial ngayon. Or baka ito naman ang tunay na Bea, very passionate at touchy. Hindi rin natin alam picture kay say o pictures can say a thousand words, diba? Bongga nga, mas parang wild pa si Bea Alonzo kay Julia Barreto, ha ha ha. Or hindi lang showy si Gerald Anderson at mas wild si Dominic Roque, bongga. Yan ang naging say ni Manay Lolit Solis. Kaya naman ang banat sa kanya ng mga netizen or fans narito. Yan nga ang welta ng mga fans ni Bea Alonzo at Dominic Roque kay Lolit Solis na di umano ay tila below the belt na nga ang pangangailam nito. Hindi naman baling magkaroon ka ng obserbasyon o opinion, pero yung pakailam mo ang sarili nilang buhay na katulad ng sinabi ni Lolit Solis ay hindi na nga raw tama. Well, ano masasabi nyo? Ilagay ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.